So, what is up mga ka-RGP? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Hope everyone is doing great today. Dahil today, San Mateo tayo. So yung pupuntahan natin today, as mentioned kanina, sa San Mateo tayo. It's just about 5 minutes away mula dun sa Little Baguio na pinuntahan natin before, sa Sapinit Road. And dito na tayo kakaliwa actually. So, as you've seen from our vlog last week, talagang sobrang ikli lang talaga. It's just that, nabisi kami na sobrang ni OBR dahil sa dami ng ganap. As mentioned ko dun sa huling vlog ko, kinasal yung kambal niya. And, you know, sobrang daming preparation, sobrang daming bibilhin, sobrang daming punta sa ganito, punta sa ganyan. But still, kahit pa paano, kahit na sobrang lapit nung napuntaan natin, talagang walking distance lang mula sa bahay. Super decent naman yung lugar, maayos yung lugar, maganda. And okay na okay tambayan, lalo na kung naka-big bike ka. And syempre, of course, we were very lucky enough na may nadatnan tayong isang sikat na content creator doon. And yun na nga si Senpai Kazu. For those of you who don't know, isa siyang sikat na YouTube content creator. Last time I checked, nasa almost 1.3 million na yung subscribers niya. Naka-inspire lang talaga kasi for someone like him na ang dami ng subscribers and followers, he was very kind and approachable, you know. Lumapit ako sa kanya, nagpa-picture ako sa kanya, naipagkwentuhan ako sa kanya konti off-cam. Sinama ko siya sa vlog, sinama ko yung motor niya sa vlog. And talagang kinapalan ko na rin yung mukha ko na nag-request ako ng sound check and rev bump ng Ninja 650 niya na talagang pinagbigyan niya ako. So, super bye talaga. Salamat, idol. Talagang ako na lang din yung nahiya dun sa request ko. Gusto ko lang talagang sulitin kasi, you know, it's not every day na may nakakasalubong tayong ganong kasikat na content creator. Siyempre, pangarap din natin na lumaki yung YouTube channel natin tulad nung kanya. And sisiguraduhin natin if and when dumating tayo sa point na yun, siguraduhin natin mabait at approachable tayo sa lahat ng subscribers natin. Lalo na sa mga tunay na sumuporta ng channel natin habang maliit pa tayo. Oh boy. Tarik ng pababa! Ang tarik ng pababa! Okay lang, at least hindi mabato. At least kahit paano disente yung daan. GG to talaga kung mabato.
So ayun, sarado pa. Dumating kami more or less saktong 7. Time check, it's around 7:25. Apparently, alas 8 pa daw nila kami pwedeng papasukin. Pumunta kami ng ganito kaaga kasi may mga nakita akong post na maganda daw pumunta dito around 5-6 para maabutan daw yung Sea of Clouds. Ewan ko kung bakit alas 8 pa daw kami pwede papasukin. So I guess hihintay na lang namin kasi sayang naman yung punta and maganda talaga yung lugar eh. Sayang naman kung hindi ako makakapag-vlog dito. So dito na lang muna kami sa labas hanggang mag alas 8 I guess. Kami yung pinakaunang tourists na dumating and then may dumating pang dalawa. So hintay gaming na lang. Actually nagugutom na ako eh, pero wala naman tayong no choice. So tuloy na lang natin later. One eternity later.
Alright, so we are heading home. Breakfast ride lang talaga to kung tutusin kasi may personal na lakad pa kami mamaya. Pero grabe, sulit yung punta namin doon. Napakaganda lang view doon. As in, talagang yun ang definition ng breathtaking view. I mean, nakailang punta lang ako sa mga lugar na may overlooking view, na may mga magandang view talaga. And grabe, sobrang ganda doon. I think it's one of the best, if not the best view na napuntahan namin. Sobrang lawak ng view mo nung Sierra Madre. Sobrang ganda, as in. As for the food naman, masarap. Masarap talaga. Yung omelet nila at saka yung fries. The only issue we had is that medyo pricey. I mean, we had omelet and bread. Sige, isang order kami. And then there's fries, isang serving ng fries. And then tiki isang serving kami ng 3-in-1 coffee. And medyo inabot ng kulang-kulang 600 yung bill namin. Pero libre na yung entrance fee pag kumain kayo doon. And I would still have to say na sulit yung punta namin doon kasi the place itself maganda. Pero ang highlight talaga doon is the view of the Sierra Madre. Sobrang ganda, as in. Alam kong hindi mabibigyang hustisya ng mga photos or ng videos kung gaano kaganda yung view na yon in person. So I would suggest, pag may oras kayo, visit kayo din sa place na yon. Sobrang ganda. Hindi ma-replicate ng photo or video yung ganda ng view na yon. So, one thing that we also found out is that 8 talaga siya nagbubukas. Pero nagpapapasok sila ng mga vloggers as early as 5 PM, which is medyo late na rin nasabi sa amin. And sayang kasi dahil nga 8 na kami pinapasok, wala na akong inabutang sea of clouds. Actually, dun pa lang sa labas nung alas 7 pagdating namin dun, sumilip ako and may nakikitang sea of clouds eh. Pero by the time na pinapasok na nila kami ng alas 8, wala na yung sea of clouds. Hindi ko na inabutan. So, sayang lang. So, yun nga. As mentioned, nagpapapasok sila doon. Kung vlogger ka as early as 5 PM, pwede ka na pumasok. I just can't speak for the food kung may nagluluto na ng as early as 5. Kasi parang dumating yung mga pagkain or yung mga ingredients ng lulutuin kanina, mga bandang alas 7 na rin pasado eh. So, although papasokin kayo ng 5, as early as 5, kung vlogger kayo, I can't really say kung may magluluto na lang food nyo ng ganun kaaga. So, really thankful lang na nagbukas yung place kasi nga, pagdating namin dun kanina ng alas 7, sarado yung gate, nakakadena, nakapadlock. So I was really worried na baka hindi sila magbubukas today. Kasi, yun nga, sayang naman yung punta. And you know, nag-intro na ako at lahat-lahat kanina about the place. And kung sakaling hindi sila nagbukas, wala akong backup plan na pwedeng puntahan for today. Mag-search pa ako sakali. Which is a hassle and, you know, unfortunate.
Nakapag-research na rin kasi ako about sa lugar na yon, you know, sa social media. Nakita ko na yung mga posts about doon, yung mga pictures doon. And talaga maganda. Which is why I decided pumunta doon today. And like I said kanina, hindi mabibigyang justisya ng photos or videos yung actual na ganda ng lugar na yon. Especially, yung actual na ganda ng view doon. Talagang sobrang ganda. You have to see it in person. So, syempre, very recommended yung place. Puntahan nyo once you have the time. Set ko lang expectation nyo. Weekday today, kaya kung pansin nyo sa vlog, sobrang konti ng tao. And of course, set na rin yung expectation nyo na pricey konti yung pagkain. Pero masarap naman. So yeah, I guess that's about it. Wala naman ng masyadong ganap from here. And malapit na rin malobat yung action cam ko, so mag-a-outro na ako habang di pa nalulobat. So syempre, kung nakarating sa dulo ng video na to, maraming salamat. Please like, share, and subscribe to show your love and support for the channel. And once again, this is Nick, signing out.